Hello guys! Salamat po muli sa pagtutok dito sa Showbiz Lookout at ito po ang ating balitaan. Good news po tayo at talaga namang napakagandang ugali ang pinakita ni Sandro Marcos. Ito nga po ang host ng SMNI News, Respeto at Paggalang. Kinamayan at binati ng personal ni incoming Ilocos Norte 1st District Rep. Sandro Marcos is incoming PTPWD party list Representative Rowena Guanzon. Kahit kilalang kritiko ng kanyang ama na si incoming President Bongbong Marcos ay nilapitan pa rin at nagpakita ng galang ang batang Marcos kay Guanzon. Ang dalawa ay nagkatagpo sa caucus ng party list coalition sa Makati ngayong araw para i-endorso si late Representative Martin Remualdez bilang susunod na House Speaker via MJ Mondihar at Rockwell Makati. Makikita nga po natin ang mga komento ng mga netizens. As ina nga po ay si Greco Belgica. Wow! Respect! Congratulations! Makikita rin po natin ang isa pang netizen. Salute po, Sandro. God bless! Makikita po natin na talagang ating mga mamamayan ay humanga sa ugaling ipinakita nga po ni Sandro. Sign of respect and humble to matter what she said to BBM. God bless you, Sandro. Humility, keep it up, Congressman Sandro Marcos. At makikita rin po natin na itong si Sandro ay ang batang-batang congressman, ano? Yan nga po ang ilan din sa mga napansin ng mga netizen. At pansin na pansin po talaga, no? Nagningning talaga ang ugali na meron itong si Sandro na talagang itinuro ng kanyang ama na laging magpakumbaba at rumispeto. Makikita po natin ang isa pang netizen na kung saan ay nag-comment. Ito po ang komento ng ilan pang netizen. Always be kind. Wow! Ayan nga at magandang impluensya itong anak nga po ni Sir Bongbong Marcos, ano? Ang ating bagong presidente. At ito nga pong si Sandro ay talagang magalang na bata. At ito po ay napakaganda, lalo na po sa mga kabataan, ano, na makita mo ang isang kabataan katulad ni Sandro na siya po ay laging nakikita, lalo na nga po ngayon, ano, na talagang namayagpag ang kanyang pangalan dahil nga po sa paggalang na kanyang pinakita dito. Ayan, pati nga po si Mrs. Guanzon ay pinuri, ano, sabi dito, very good. Guanzon, behave, remembering, ayan, nakakatuwa naman at lagi po talaga, no, yung pagpapakumbaba ay talagang itataas ka. Biblical po yan, ang nagpapakumbaba ay itataas at ang nagmamataas po ay ibababa. Kaya naman, congratulations po, no, sa napakabatang congressman na si Sandro Marcos. Congratulations po muli. Ayan, sabi nga po ng isang netizen, the younger congressman. Kahit hindi ako taga Ilocos Norte, I'm so proud of you, Congressman Sandro. Spread your humble, kind, and brilliant mind. Ang sarap niyong titigan with your mentor, Uncle Martin. Maging president din yan sa susunod na mga taon. Hi, so proud you are my Congressman Sandro Marcos from 1st District, Ilocos Norte. We're all proud of you, Sandro. So proud to see this young congressman be a role model, good leader of the youth. Gwapo na, matalino pa. May respeto sa kapwa-tao. God bless you more to our leaders of our nation. The youngest congressman, Sandro Marcos, at gwapo, we proud of you. Pinakabata at pinakagwapo na congressman, Sandro Marcos. Ang cute ni Sandro. Parang inosenteng bata. Nakaka-proud sobra si Congressman Sandro Marcos. Batang-bata pa pero kita mo na sa kilos at pananalita niya ang dugong Marcos na matalino at magaling. Good luck po sa iyo, Congressman, and congratulations po. Maliit yarn pero malawak pag-iisip. Parang bata lang si Congressman.
Ito na siguro simula ng pagbabago na halal ang mga Marcos. Ayan nga, thank you so much po. Ayan, napakasimple yung congressman, ah. Naka-polo shirt lang at pants bihira lang ganyan. Ang fresh mo naman, congressman. Ayan, thank you so much po sa magagandang feedback. At syempre, tuwan-tuwa naman malamang itong si Sandro, ang congressman na talagang batang-bata. Ayan, the 19th President of the Philippines, Sandro Marcos. Ayan, ako, pati na rin si Sandro, inaabangan na rin maging presidente. Ayan nga, at least po ngayon ay magsisilbo po siya bilang congressman. Ito po ang ating update. Please, huwag pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Photos always credit to the rightful owner. Maraming salamat po.